Di kang manguna sa panalangin na, Del. Aha. Tayo po ay mag-umpisa ng manalangin. Praise God. O Diyos namin, makapangyarihan ng banal Panginoon. Maraming salamat po, O God, sa gabing ito na kami magkakapatid ay minsan pa makakapag-aral ng iyong banal na salita. Na sa gabing ito, sa paungan ng Tita Liway, ay tuturuan po kami ng iyo pong plano sa aming mga buhay, ng God's master plan in our life. Salamat po sa iyong pag-ibig, sa kalakasan, sa mga pagkapalan na lagi namin natatanggap sa iyong kabutihan, sa maging physical man o magkapalang material at lalong higit sa aming spiritual na kalakasan. Tunay po na ang iyong pong pagmamahal sa amin ay lagi namin naranasan sa bawat araw na aming buhay. At kaya nga po sa gabing ito, patuloy namin hiling at dalangin na minsan pang ipaunawan niyo po sa amin ang iyong banal na salita. Nalawa ang bawat salita na aming mapakinggan sa gabing ito ay tumimo sa aming mga buhay at maunawaan namin sa panahon na kailangan naming ibahagi din sa ibang mga tao. Salamat po, O God, sa iyong kabutihan sa amin. Pinupuri ka po namin, sinasambat ni nalawa lahat ang dakilang pangalan mo. Sa pangalan ng Panginoon Jesus, Amen. Amen. Okay, so sa ating pag-aaral, tayo ay nasa Ephesians 1. Ang ating binabasa ay pamula verse 3 hanggang 6. So yun muna ating babasahin. Pwedeng bumasa si Jelaine? Ephesians 1, 3 to 6. 3 to 6. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who had blessed us with all spiritual blessing in heavenly places in Christ, according as he had chosen us in him before the foundation of the world, that he should be only and without blame before him in love, having predestinated us unto the adoption of children by Jesus Christ to himself, according to the good pleasure of his will, to the praise of the glory of his grace, wherein he had made us accepted in the beloved. Mm-hmm. So, ang ating pinagtapusan noong isang linggo ay yung nabasa natin sa verse 4, sabi, according as he had chosen us in him. So, ito yung, para ito sa mga, alam natin, ito yung tinutukoy mga mananampalataya lamang, hindi lahat ng tao. Yung lamang sumampalataya sa Panginoong Hesukristo ang pinili ng Diyos, sabi dito, bago pa itinatag ang sanlibutan. And then sa verse 5, ay itabi, predestinated us unto the adoption of children by Jesus Christ. Ito yung itinalaga na maging anak ng Diyos, pamagitan ng Panginoong Hesukristo. At ito'y ginawa rin bago pa itinatag ang sanlibutan, yung pagkatalaga na magiging anak ng Diyos. Ang unang pinag-aaralan natin ay yung election ng mga mananampalataya, yung pagpili sa mga mananampalataya. At ito ay naganap noong eternity sa past natin, no? Kasi bago nilikha ang sanlibutan. So it's in the past ng natin, but it's in eternity. Bago pa nagkaroon ng pasimula ang lahat, no? Yan ay ginawa na ng Panginoon. And dito ay makikita natin yung sovereign choice ng Diyos. Ibig sabihin, siya lamang ang pumili. Siya ang walang naka-influensya sa kanya, no? Sa kanyang gawain na ito. Ito'y nanggaling sa kanyang puso, sa kanyang isip, at ito'y ginawa niya ayon sa kanyang nais, no? Ayan ang kanyang sovereign choice. Ang Diyos ay alam natin ang nakakapangyari, no? Ang kanyang kalooban ang nakakapangyari pamula pa sa pasimula
at hanggang sa magwakas na itong sanglibutan. Even from eternity to eternity, ang Diyos ang nakakapangyari, no? And may mga pinili ang Diyos. So God has elected people and groups of people, no? Halimbawa, alam ba ninyo na ang nation of Israel, no, ang bansang Israel, yan ay elected din ng Diyos o pinili din ng Diyos. Basahin natin Isaiah 45 verse 4. Si Alex, Isaiah 45 verse 4. For Jacob my servant's sake and Israel mine elect, I have even called thee by thy name. I have surnamed thee, though thou hast not known me. So kaya ang the nation of Israel is a special nation, no? Sa lahat ng mga bansa, bayan sa buong mundo, ang bansang Israel ay ang pinili ng Diyos. Nagsimula sa isang tao, kay Abraham, at ginawa ng Panginoon na isang bayan, no? Ang pinarami niya ang lahi ni Abraham. At doon siya, mula sa lahi ni Abraham, tumabas ang isang bansa, no? Ito ang bansang Israel. At ito'y elected, sabi dito sa binasa ni Alex, Jacob my servant's sake and Israel mine elect, no? So sa Tagalog ang sinabi diyan ay at sa Israel na aking pinili. Dahil mayroong special na naisin ng Diyos para sa bansang Israel. So ang unang-una nga ay dahil sa kanya manggagaling ang Mesiyas, no? Kailangang magkatawang tao ng Diyos Anak para gawin niya yung kasunod na hakbang sa master plan ng Diyos, which is redemption. So kailangan siyang pumasok sa ating isa kahong ito na kinaroroon na natin, no? Magiging kailangan siya ay magkatawang tao para maisagawa niya yung pagtubos sa mga pinili ng Diyos bago pa nilikha ang sanlibutan. So, kailangan na may panggagalingan na lahi ang Diyos Anak, no? Pag sa kanyang pagkakatawang tao. So, yun ang isang dahilan na pinili ng Diyos ang bansang Israel. At pangalawa, para maging witness niya sa buong mundo, ang bansang Israel, and they failed, no? And sa kanila ipinagkatiwala ng Diyos ang kanyang mga oracles, ang kanyang mga mensahe, na yung pagpapahayag niya kung sino siya, ang kanyang mga ginawa, ang kanyang mga ginagawa, ang kanyang mga gagawin, ang kanyang mga plano, pasimula ng lahat at ang katapusan ng lahat. Itong lahat ng mga mensahe na nakasulat sa Biblia, na ipinasulat ng Diyos sa majority ay mga Israelita. Pinagkatiwalaan sila ng oracles o mensahe ng Diyos para sa ikapapakinabang ng buong mundo. Kaya hanggang ngayon, itong isinulat ng mga pinili ng Diyos ng mga tao ay nananatili. Yan ay sa pag-iingat ng Panginoon. Kahit yan ang pinagpipilitan ni Satanas through the ages na maalis sa mundo, no? Mawala ang Biblia sa mundo. No? Maraming pagtatangka na ito ay sunugin, sirain, wasakin. No? Nanatili. Ngayon, sa ating modern times, iba ang paraan ni Satanas, no? Para ang talita ng Diyos ay mawala, no? Naggaw sa pamamagitan ng mga corrupted versions. Pinabago ang mga salita ng Panginoon, no? Ang Biblia. And kaya yung mga tao na nagamit ng mga corrupted version, siyempre iba ang kanilang nababasa, no? Kaya maging maingat tayo sa pagpili ng Biblia, no? Dahil maraming na Bible sa kasalukuyan ang marami inalis
at may mga idinagdag, lalo na yung mga paraphrase, no, na yung parang sinulat na lamang ng taong walang gabay ng Diyos. No? So, yan ang ngayon ang ginagawa ni Satanas to confuse people. Tapos may mga nagawa pa na talagang sinisira na, limbawa yung there is one na the word yata yun, yung Bible na ng mga Jehovah's Witnesses na talagang minalina ang mga sulat, no, ang mga nakasulat. So kailangan mag-ingat ng ating Bible, no. I'm not too sure about the name of the Bible. I have to look it up, no. Pero nakita ko yung isang example ng nakasulat doon sa translation na yun na talagang hindi tama, hindi na tama, no? Sinungalingan na, no. So meron akong link sa ating library ng tungkol sa New World Order Bible. New World Order Bible. Yeah. Anoorin ninyo yan at i-explain kung bakit kailangan mag-ingat sa ating Bible na binabasa at pinag-aaralan. So, ang nation of Israel ay elected. Sa Hebrew, yan ay bokeh, okay, chosen one, elect. Basahin din natin ang sinasabi sa Isaiah 65:9. Si Jenny, makakabasa ka? And I will bring forth a seed out of Jacob, and out of Judah, an inheritor of my mountains, and mine elect shall inherit it, and my servants shall dwell there. So, yan, sabi ay gagawa doon ang Panginoon, no, ng seed out of Jacob. He will bring forth a seed out of Jacob. So alam natin kung sino si Jacob, di ba? Siya ang anak ni Isaac. Dalawang anak ni Isaac, si Esau at si Jacob. Pero hindi sa line ni Esau. Hindi yun ang chosen line, kundi yung line ni Jacob. Ang pagpapala ay sa line ni Jacob, no? At alam natin itong si Jacob, noong una hindi pa sila tinatawag na Israelita, nagsimula silang tawagin Israelita nung palitan ang pangalan ni Jacob, ginawang Israel, no? Nung makipagbunos siya sa anghel, pinalitan ang kanyang pangalan ng Israel. So pangalan ni Jacob naging Israel. So lahat ng kaniyang mga naging lahi, no, mga anak, mga apo, generation niya, tinawag na Israelita, no. Sabi at ako'y maglalabas ng lahi na mula sa Jacob at mula sa Juda. Sa mga anak ni Jacob, ang pinili ay si Juda. Si Juda hindi siya ang pangalan. Si Ruben may ginawang kasalanan si Ruben, siya ang panganay, no? Pero siya ay gumawa ng kabalbalan, kaya ang kanyang pagkapanganay ay na-forfeit, no? So si Juda, ay si Juda, sa linya ni Juda, kinuha ang chosen line. Alam natin ang Panginoong Jesucristo ay lumabas kay Juda, pati ang hari ng chosen king of Israel, who is David, no, ay galing sa lahi ni Juda. And then ito kasing si Ruben ay kanyang sinipingan ang si Bilha, no, yung kay Leah na maid. Ay di ba yan ay ano,
Yan ay yung naging parang asawa na din ni Jacob dahil ibinigay ni Leah yung kanyang maid kay Jacob nung hindi siya magkaanak. Nagkaroon nga ng anak si Jacob kay Bilha. Kaya itong si Ruben ay na-forfeit, no, yung kanyang pagkapanganay. At yay, alam ni Jacob yung ginawang iyan ni Ruben. Then sabi dito, mamanahin ng aking pinili. Sabi doon eh, at mula sa Huda ng isa, at ako'y maglalabas ng lahi na mula sa Jacob at mula sa Huda ng isang tagapagmana ng aking mga bundok. Ang Diyos ay may mga bundok dito sa lupa, mayroong real estate, no, na sinabi ng Panginoon, yay akin. Yan. At mayroon siyang pinili na magiging tagapagmana, no, ng kanyang real estate, no, dito sa lupa. Alam natin niya yung nation of Israel ngayon, no, yung landmass doon sa Middle East na bansang Israel, no. At ito ang kanyang ipinamana sa kanyang mga pinili. So ang tawag niya sa bansang Israel ay kanyang pinili. Ano ang sabi sa Isaiah 65:22? Aisha, makabasa ka. Apo, tita. Isaiah 65:22. Sila'y hindi magtatayo at iba ang tatahan. Sila'y hindi magtatanim at iba ang kakain. Sapagkat kung paano ang makaarawan ng punong kahoy, ay magiging gayon ang mga kaarawan ng aking bayan. At ang aking mga pinili ay mga gagalak na malaon sa gawa ng kanilang mga kamay. Okay. So they shall not build and another inhabit. They shall not plant and another eat. For as the days of a tree are the days of my people and mine elect, shall long enjoy the work of their hands. No? So, yan. Ilang mga talata na nagpapakita na ang bansang Israel, elected ng Diyos. Tawag niya, may elect. So, walang contest sa mga nation na ginawa ang Diyos. At sabi, contest. Sinong pinakamagaling? Kung sinong pinakamagaling, ay siya magiging nation ng Diyos. Walang ginawang contest ang Panginoon, pagaling ng mga bansa, wala. Dahil kung may contest, ay talo ang Israel. Dahil ang Israel ay maraming ginawang kabalbalan. No? Yan ay, ang pagpili ng Diyos ay hindi depende sa tao o sa tribo, sa ginagawa ng tribo o sa asal ng tribo o sa asal ng bansa. No? Yun ay ayon sa kanyang gusto. Yung kung ano ang nais niya, kung ano ang gusto niya, walang ibang pinagbabasihan. No? Sabi sa Deuteronomy 14:2. Manny, makakabasa ka? Deuteronomy 14:2. Deuteronomy 14:2. Ganito ang sabi, sapagkat ikaw ay isang banal na bayan sa Panginoon mong Diyos at ikaw ay pinili ng Panginoon upang maging bayan sa kaniyang sariling pag-aari na higit sa lahat ng mga bayan na nasa ibabaw ng balat ng lupa. Okay, so the word there, chose. God hath chosen thee. Ang sabi sa Tagalog ay ikaw ay pinili ng Panginoon. Pareho din yan eh. Ang ginamit sa Hebrew, katulad ng nauna para sa word na elect, bakar.
to select, to appoint, to choose. And then, tingnan natin ang sinabi naman doon sa Deuteronomy 7:6-8. Nagsir. Deuteronomy 7:6-8. Deuteronomy chapter 7, verse 6 to 8. English ang nakaset up eh. Okay lang gawang English? Ayos lang. Australiano ka naman eh, kahit kay Batanggen yun. Okay. For thou art an holy people unto the Lord thy God. The Lord thy God hath chosen thee to be a special people unto himself above all people that are upon the face of the earth. 7. The Lord did not set his love upon you nor choose you because ye were more in number than any people. For ye were the fewest of all people, but because the Lord loved you, and because he would keep the oath which he had sworn unto your fathers, hath the Lord brought you out with a mighty hand, and redeemed you out of house of bondmen, from the hand of Pharaoh, king of Egypt. See, sabi doon eh, hindi kaya sila pinili ng Diyos ay dahil malaki silang bayan o marami ang kanilang bilang. Dahil sabi, kayo ang pinakamaliit sa lahat ng mga bayan. So, ay, kaya nga sabi ko sa inyo, walang factor, ano, hindi factor ng pagpili ng Panginoon. Walang influensya, yung kung anumang uri o klase ng tao o tribo o bayan, no? Yun ay ang Diyos ang nagde-decide sa kanyang sariling kaisipan at pagnanais, no? Ang sabi pa niya dito, sapagkat kayo ang pinakamaliit sa lahat ng mga bayan, sabi ko sa Israel, kundi dahil sa inibig kayo ng Panginoon. So, hindi pinili dahil marami, kundi dahil sa inibig ng Panginoon ang bansang Israel. Yun ang kanyang basihan eh. Basta't inipid niya. Yun ang ginusto ng kanyang puso. Ang bansang Israel ang kanyang minahal sa lahat ng mga bansa. So katulad din sa mga mananampalataya na pinili ng Diyos bago itinatag ang sanlibutan. Kaya ang bawat isa na iniligtas ng Panginoong Hesukristo na tayo sumampalataya sa kanya, ay pinili dahil tayo ang minahal ng Diyos. So, ganun yun eh. Tayo ang God fell in love with us. Isipin mo yan. So, you are special. Ang Diyos na makapangyarihan sa lahat ay umibig sa iyo. Inibig ka. Kaya ikipinili niya bago pa itinatag ang sarili. Hindi ka pa nag-i-exist. Minahal ka na ng Diyos. Ano kaka-special, huh? Sa Diyos. At ang iyong value ay napakahalaga dahil ang Diyos na manlilikha ang siyang nag-ukol ng pag-ibig sa iyo. No? Hindi ka niya pababayaan. Hindi ka niya iiwanan. Ay nung ang hindi ka pa nag-i-exist, ni ang mundong ito hindi pa nag-i-exist, ay minahal ka na ng Diyos. No? Ako'y nanonood ng mga videos ngayon tungkol sa science and the Bible, no? Kasi nga dahil sa ating lesson naman pag Sunday na salvation lessons na nag-aaral tayo ng creation, no? So, ang isa sa mga topics na pinag lalabanan ngayon ng mga tawag ay new atheists, no? Yan yung mga scientists, no, na ayaw kumilala na ang Diyos ang lumikha ng lahat-lahat, no? So kahit na maraming sa kabilang side mayroong mga
matalinong scientist naman, na mga astronomer, biologist, na nagpapakita, mga physicist, no? Na nagpapakita ng fine-tuning ng lahat. Ang ibig sabihin ng fine-tuning, yung lahat ng bagay sa mundo, mula sa atom, sa kaliit-liitan, hanggang sa pinakamalalaki, heavenly bodies in the sky, lahat yan ay so fine-tuned na kung may mababagong kaunti, walang buhay na mag-i-exist. No? Mayroon akong pinanood na nag-explain tungkol sa cell. Sa cell na lamang, alam natin na tayo nabubuo ng mga cell. Maliit-maliit yan, di mo yan nakikita ng naked eye. No? At sinasabi niya, walang pwedeng makagawa ng cell. At dahil sa kanilang pag-aaral nito, no, dahil marami silang mga ginagawang mga experiment kasi napunta sila sa molecular level para gumawa, may mga nanotechnology sila, yung mga maliit na mga motors, no, na inilalagay sa cell para para gumawa sila ng tulong sa mga nagkakasakit, halimbawa yung mga puputulan din ko yung nagiging paralisado ng mga tao, no, dahil yung kanyang spinal column ay napatid, no, so kailangan paano ma-repair, so na ganyan ang kanilang mga pinag-aaralan kung paano makakatulong sa mundo, sa mga tao. At mayroon na silang mga ginawa in the molecular level. So, nag-aaral sila ng mga cell. Yan ang pinag-aaralan nila, yung cell. Paano yung mga nasirang cell sa katawan ng tao, ano ang magagawa para matulungan na maayos ulit sa mga may talaga, yung mga damit-damit. Dementia, ano pwedeng itulong sa mga taong ito, sa kanilang brain cells, no? Para yung mga nasisirang cell ay either slow down or pagkasira o matulungan. So, ganyan ang kanilang. So, ang kanilang mga experiment at ang kanilang mga ginagawa ay sa cellular level. No? So, alam nila ang marami silang alam tungkol sa cell. At sinasabi niya ang cell ay parang isang napakalaking factory, no? Okay, calculate niya. And ayan, ipadadala ko sa inyo yung link na yan, no? So he will be talking using the big languages ng mga physicists, no? Pero may pakinggan niyo, maintindihan din niyo na ang sinasabi niya ay hindi pwede na ang mundong ito ay nagsimula sa wala, no, na para pag ang kanilang paniniwala ay there is matter and energy in eternity, no, so matter and energy has always been there, at dahil yung matter and energy nandiyan after billions and billions of years, nagkaroon ng mga reaction sila, and then here we are. Para bagang ayun ang tinasabing random chance, no, na basta na lang nangyari, na walang nag-design, walang kaisipan na siyang nag-ayos ng lahat. Pero sabi niya, imposible. Dahil sa kaliit-liitan na cell, no, ang design, walang makakagaya. Walang makakagaya. At, kasi yan, tinatry nila eh, na gumawa ng mag-start ng life, no? So alam nila, dahil nalaman na ang DNA, no, kung anong pagsasamasamahing mga chemicals, no, na siyang foundation of life. No? So, sinusubukan nila na i-replicate ang cell, gumawa din ng cell. Wala. Baga sabihin ay nakagawa sila, pero sa katotohanan naman ay hindi. No? Niloloko lamang ang mga universities, ang mga tao na
aaral na maganyan at yan ang pinaniniwalaan. At kaya yung mga maraming mga estudyante pagdating ng university at na-exposed o kahit sa high school sa ganyang mga pagtuturo, nawawala na ang kanilang pananampalataya sa Panginoon. Agad ay pinaniniwalaan ang turo, no? Eh, nawala namang proof at marami kasi naman yun. Then nawawala na ang kanilang paniniwala na mayroong Diyos na manlilikha. And habang ako'y nanonood, alam niyo ang pumasok sa isip ko kung gaano katalino ang Diyos. Habang ini-explain niya ang workings of a cell, kung paano ang mga proteins at ang mga lipids, no, at ang mga carbohydrates, ay kung paano yan ay may information, no, na siyang nagsasabi, no, sa mga parte ng cell kung anong gagawin. Bakit alam nila? Yun ay kanilang, imagine nga, the cell is napakaliit lang niya. Yan ay under the microscope kung kanilang, yung malalakas nilang microscope para nila makita. No? And then, nakikita nila kung paano ito, alam ng cell kung ano ang pwede niyang papatukin at hindi, no, sa kanya. Dahil alam niya, pag ito'y pinapasok niya, siya ay mag-explode. Kasi pag isa nag-i-introduce nila ng ano, na-explode ang cell, namamatay. No, pero mayroong mga mechanism sa loob na parang nga yan ay napakalakalak ng factory ng isang cell. And within the cell, may mga factory pa rin na kanya-kanya din mga system na ginagawa. So, it's very interesting. Kung ako yung maraming oras ay, kaya nga lang marami akong ibang ginagawa. But every time I have a chance, no, may free time ako, I go and watch, no, yung mga explanation ng mga nag-aaral ng mga ganyan. And then you can see the infinite knowledge and intelligence of God. Na kahit na napakaraming matatalinong tao ang nag-aaral, ito'y mga naniniwala na may Diyos, no? And they are ito'y mga scientists na naniniwala sa Diyos. And inaaral nila, hindi pa rin nila maintindihan kung paano nangyayari ang mga bagay na nakikita nila sa kanilang mga pag-aaral. And siyempre, ako naman, yan ay dapat lamang asahan dahil ang gumawa ng lahat na yan, ang mga sistemang yan, ang lahat ng mga nangyayari dito sa buong universe natin ay ang makapangyarihang Diyos. So galing sa kanyang karunungan at sa kanyang kaisipan, paano natin maiintindihan? We cannot understand. So, it'll be interesting doon sa ating Science and the Bible. I will be posting more. Hindi lang ako nagpo-post ng marami, no. Gusto ko panoorin muna ninyo i-post ko, no. So, mag-post ako ng isa. I'll wait for a few days. I want you to watch it, no. Katulad niyan si Stephen Mayer. Maalwan-alwan siyang mag-explain, no. Pero isipin natin, ha, yan ang dahilan kaya maraming mga tao sa mundo sa kasalukuyan ay mga atheist. Okay? Mga dati, ang mga anak ng mga devoted Christian parents, okay, pero nung magsilaki at nangagsipag-aral sa mga university, ay ayan ang nakasalubog nila ng mga katuruan, na siyang tinuturo ng mga professors nila, and then kahit na naniniwala sa Diyos, tahimik lang kasi alam ng mga estudyante na konti lang sa mga nag-aaral ang naniniwala pa sa Diyos. Mabuti din sa Pilipinas, at least ay marami pa ang mayroong meron pa rin paniniwala sa Diyos na manlilikha, no? Pero sa Western world ay talagang kahit yung mga Pilipino na pumunta na sa Canada, sa Amerika, dala ang kanilang mga anak, doon nagsidlaki ang mga anak nila, mga dati ay kasama sa church, no, sa mga Sunday school, pag lalaki yan, nagiging mga atheist na, hindi naniniwala sa Diyos.
dahil sa kanilang mga napag-aralan. So, maganda kahit kayo ay mga teenager pa, sina Jillian, sina Alex, no? You do your own study. Para alam ninyo kung ano ang katotohanan dahil meron akong isang pinanood na kanina lang bago tayo nag-start, yung kay Kent Hovind, no, na ipinakikita niya ang kamalian ni Stephen Hawking, no? Dawkins. Yan ang pinaka-famous ngayon na physicist, no? Parang siya ang nagdidikta ng mga iisipin ng mga tao, no? Tungkol sa nagmula ang lahat. Yung ini-explain niya, yung evolution daw, no? Kung pamula sa aso na naging pumula aso, then naging whale. Yung aso, nag-evolve, naging whale. nakakatawa kung minsan, no? Ang kanilang mga pag-iisip at kanilang mga sinasabi, no? Sa paningin ng mundo ay sila ang pinakamatatalino. Halos sinasamba ang kanilang mga sinasabi. Puro naman kasinungalingan, no? Magdo-drawing sila. Ito ika ang mga fossil na makikita kung paano yung aso naging whale. Ang makikita yung fossil na yun, dahil sabi nila billions and billions of years yung development from aso to whale. Nasaan? ang proof, billions of years eh. Sa drawing lang. Kaya mayroong isang artista, yung bagang artista sa Star Trek, si, nalimutan ko ang pangalan niya, yung commander ng Enterprise. Pero ito yung lumang sila, hindi yung bago ngayon. Tinanong niya, sabi, paano? Tinanong niya yung mga scientist, mga physicist, paano ninyo, saan nyo kinakukuha yung inyong mga theories na inyong mga sinasabing ganyan? Tungkol sa origin of the universe, no? Kung paano nagkaroon ng tao, ng species, no? Sabi eh, iniisip lang namin. sabi ng physicist, iniisip lang namin. Sabi, natatawa itong si William Shatner, yun ang pangalan niya, William Shatner. Sabi, natatawa siya. Nakapanood ko yan sa isang video. Sabi niya, ay di para palang science fiction. Iniisip lang. Science fiction. Ang kanilang science ay hindi tunay na science. Kanilang science ay science fiction. Dahil ang Diyos, no, ay siya ay ang pasimula ng lahat. At isipin mo itong makapangyarihang Diyos, no, after you have studied, no, if you will watch, no, how they explain what a cell is, up to how they explain the red shift, no, the red shift, yan ang naliwanag na nakikita nila sa mga galaxies, no, sa mga stars. And the red shift, ibig sabihin, nakikita nila na ito sa telescope, ha, sa heaven, no, nakita ng mga stars. Yung red shift, yung pulang ilaw, kasi yun ay ibig sabihin, nakikita pag ang stars ay palayo, ang liwanag nila nagiging napunta sa red spectrum. Pag ang movement nila ay palayo. No? So, ang may ilaw sila, blue or purple. Pero pag palayo siya, nagiging red. Then napapansin nila, dahil ayan, lagi nilang tinitingnan sa papi, yung red na haba. Huh? Na haba ang red. So, yung kanilang nakita, ang galaxies na layo, no? They are actually moving away. They call it, they are expanding. The universe is expanding, no? So, yun ay inyong mapapanood doon sa una kong video na inilagay dyan sa ating Science and the Bible. And this is proven now
that our universe is expanding, no? So parang lobo, no? 'Di ba, mag-umpisa ka sa mali, hipan mo na laki siya. It's like our universe it is expanding, no? Which means yung ating universe may beginning, no? Kasi kung i-retract mo 'yon, no, palit ng palit si lobo, no? Babalik siya sa zero, no, sa wala. Dahil nung una hindi sila naniniwala na ang universe ay may beginning, no? They think that the universe is has always been there. Pero dahil doon sa redshift na yun na observahan nila sa telescope, ay ang naka-observe ay si Dr. Hubble, no? Kaya sa kanya ipinangalan yung Hubble Telescope, Space Telescope, na ngayon ay nasa space. Ay siyang naka-discover niya ang redshift, no? Siyang nagpakita na ang ating universe ay na-expand. Ibig sabihin ng mga galaxies palayo ng palayo sa atin, no? Di ba? Yan ang sinasabi sa Isaiah na God stretched the heavens. God is stretching the heavens. Hinihilap niya ang na parang curtain, no? Ibinabanat. Makita natin yan, ngayon nila na discover it, samantalang tagal na nasa Bible, sinulat na Isaiah, ngayon lang nila na discover it. So, yan, dakilang Diyos na yan, na nakakaalam ng lahat, from the little tiny thing in this universe, hanggang sa pinakamalalaking stars, no? Na siya ang lahat na nagkocontrol ng lahat ng iyan, siya ang He just spoke, nga, and they came into existence. No? Sinalita lamang ng Diyos at sila'y nandiyan na. No? And then sinustain niya hanggang ngayon. No? Andun pa rin ang power ng Diyos na siyang nagsusustain sa buong universe natin. Kung kaya't walang tayo ay kahit may gravity, no? Ibig kong sabihin, kahit tayo na spin pala, even though our earth is spinning, no? Mabilis spinning ng ating earth, hindi tayo nagtatalsikan, no? Di ba? Pag ikaw ay nakasakay sa isang halimbawa yung siso, tapos ipaikutin mo yung siso ng kabilis-bilis, di ba, ay magtalsikan ang mga nakaupo sa siso. Ating earth ay naikot, pero tayo hindi tayo natalsik, no, papunta sa space, no? Kasi naglagay ang Panginoon ng laws of nature, no? Yan ang banal na espiritu, kapangyarihan ng banal na espiritu na siyang naghahawak sa lahat ng mga bagay so that ang ating buhay ay normal, no, walang hindi tayo nagtatalsikan sa space, no, the law of gravity. So, yung lahat ng mga laws na of nature na yan, yun ang Diyos ang gumawa. And this God was so powerful and so all-knowing, so intelligent. Pinili, no? Pinili tayo bago pa niya nilikha ang salibutan. See, mas inisip muna niya tayo kaysa sa yung kanyang gagawing universe, no? Ay delicate at saka kahanga-hanga itong ating universe, di ba? Mas nauna niyang inisip ang mga mahal niya na gusto niyang maligtas. No? Okay, Psalm 135:4. Psalm ano po, tita? 135:4. For the Lord hath chosen Jacob unto himself and Israel for his peculiar treasure. Pagkaganda na yan, ha? Pagkakasabi ng Panginoon. For the Lord has chosen Jacob unto himself and Israel for his peculiar treasure. O treasure daw niya, Israel, no? Pinakatanging kayamanan. So, the nation of Israel was elected, no, by God. Sino pa ang inelect ng Diyos? 1 Timothy 5:21. Julian, ano ang pangalan ng... Andrea po. Andrea. Andrea.
Timothy 5:21. First Timothy 5:21. First Timothy 5:21. I charge thee before God and the Lord Jesus Christ and the elect angels, that thou observe these things without preferring one before another, doing nothing but partiality. Mm-hmm. So sabi doon, sabi, I charge thee before God and the Lord Jesus Christ and before the elect angels. See? Ang mga anghel pala ay elected din. Chosen din ang mga anghel, no? Bawat isa sa kanila. So, tatanong ninyo, chosen din po ba si Lucifer? Chosen din si Lucifer, no? Kaya lang, si Lucifer, mas ginusto niya na mag-rebelde sa Diyos, no? Dahil gusto niyang maging Diyos, no? Ah, okay. So, ito, sino pa ang elected? 1 Peter 2:6. Ati Marvin. Sapagkat ito ang nilalaman ng kasulatan, narito aking inilalagay sa Tayon ang isang batong panulok na pangulo, hirang mahalaga, at ang sumasampalataya sa kaniya ay hindi mapapahiya. Sino ang tinutukoy ditong batong pangulo? Panulok, no? Makikita natin yan sa babasahin ninyo. Sabi dito, kung sa verse 3, kung inyong napagkilala na ang Panginoon ay mapagbiyaya, na kayo'y magsilapit sa Kanya, na isang batong buhay, na sa katotohanan itinakwil ng mga tao, datapot sa Diyos ay hirang mahalaga, kayo rin naman na gaya ng mga batong buhay ay natatayong bahay, nauko sa Espiritu upang maging pagkasaserdoting banal, upang magandong ng manghain, nauko sa Espiritu na nangakalulugod sa Diyos sa pamagitan ni Hesukristo. Sapagkat ito ang nilalaman ng kasulatan, narito aking inilagay sa Zion ang isang batong panulok na pangulo, hirang mahalaga, at ang sumasampalataya sa kanya ay hindi mapapahiya. Sa inyong nananampalataya, siya'y mahalaga. Tapos sa hindi nananampalataya, ang batong itinakwil ng nagsisipagtayo ng bahay, siyang naging pangulo sa panulo, sa batong katitisuran at bato na pangbuwal, sapagkat sila ay natitisod sa salita, palibhasa'y mga suwail, na dito rin naman sila itinalaga. So alam natin ang tinutukoy dito ay ang Panginoong Hesukristo, no? Si ang batong panulo, no? At tingnan ninyo ang sabi, hirang mahalaga, no? So sa English, ang sabi diyan ay wherefore also it is contained in the scripture, behold a lay in Zion a chief cornerstone, elect. Okay? So sino pa itong elect? Pati pala ang Panginoong Hesukristo, chosen din, elected din. Okay. Yung katauang pagkakatauang tao, yung humanity, no? Kaya pili si Maria, di ba? Pinili si Maria na siya ang magdadala ng binhi ng banal na espiritu na inilagay sa kanyang pinapupunan, no? So, yung humanity ni Jesus Christ, yung lumabas na baby, na naging hanggang siya siya'y lumaki at na nagsimula ng kanyang ministeryo at hanggang sa mamatay, the humanity of Christ elected din ng Panginoon. Pinili din kung ano bagang katauan ang mababa sa kanya, sa kanyang pagkakatawang tao, anong hitsura, no? Anong genetic components na dahil ang Panginoon ay nabuo din ng mga cells, no? May genes din, no? May DNA din, yan.
So, pili din yun, elected din ng Diyos ng lahat kanyang pinili. So, elected ang nation of Israel. Una muna, elected ang mga mananampalataya. Pinili bago pa itinatag ang sanlibutan. Nation of Israel, pinili din. Ang mga anghel, pinili din. Si Jesus Christ, pinili din. Sino pa ang pinili? John 15:16. Makakabasa ga si Jonald? Opo, tita. What? John 15:16. Ano ako yun? At ako hindi ninyo inirang, ngunit kayo inirang ko. At akin kayong inihalal upang kayo'y magsiyaon at magsipagbunga at upang manatili ang inyong bunga. Upang anumang inyong hingin sama sa aking pangalan ay maibigay niya sa inyo. So ang kausap dito ng Panginoon, alam natin nagsasalita dito yung Panginoong Jesucristo, ano? Ang kausap niya dito ay ang mga apostol, no? Ang 12. Sabi, ye have not chosen me, but I have chosen you and ordained you. No? So, ang mga alagad ng Panginoon ay elected din, pili din. No? Kung sino ang magiging kanyang mga alagad na ititrain niya para sa kanila niya iiwan ang pagpapatuloy ng pagtatayo ng kanyang katawan dito sa lupa, the body of believers, the church, no? And then, mayroon pang isa na nagsabing siya dahil pinili din. Acts 9:15. Okay. So, balik na ulit tayo kay Jelaine. Matandaan ninyo ang inyong sunod-sunod, ano? Acts 9:15. 15 po. Yeah. But the Lord said unto him, go thy way, for he is chosen vessel unto me to bear my name before the Gentiles and kings and the children of Israel. Okay. Now, itong, kung babasahin ninyo itong buong chapter 9, no, diyan nyo mababasa yung tungkol kay Pablo, na siya ay naglalakad siya, no? Naglalakbay siya papunta sa Damascus. So alam natin na galing siya sa Jerusalem, no? Nasa Israel yun. To go to Damascus, Damascus is in Syria and it is north of Jerusalem, no? So malayo-layo yung lakad yan. Wala naman noong bus, wala noong tren, walang kotse, no? So either walking or on horseback, no? Nakasakay sa kabayo. Malamang ito, naglalakad sila, no? May mga kasama siyang mga kawal, syempre, kasi kaya sila pupunta sa Damascus ay para hulihin ang mga mananampalataya doon, no? And if you continue on reading, mabasa ninyo na nagpakita ang Panginoong Jesucristo na sa langit ang Panginoon, no? Bumukas ang langit, nakita ni Saulo pa ang pangalan niya noon, ang Panginoon, at kinausap siya ng Panginoon. At yun ang panahon, ang araw na si Saulo ay nanampalataya sa Panginoon. No? And kaya binago niya ang kanyang pangalan, ginawa niya ng Pablo bilang pagpapakababa, no? The little one. So, pagpapakababa niya si Diyos, dati hambog siya, no? Dahil siya ay isa sa mga pariseyo, nakakaalam ng mga kautusan, no? So, sa kanilang kultura, ang mga pariseyo ang tinitingala para yung mga scientist, no? Sa panahon natin ngayon, na siyang tinitingala ng mga tao ngayon, ng mga matatalino. Sa panahon nila, ang mga tinitingala yung mga pariseyo, no? Dahil sila nag-aral sa mga kautusan. No? Tapos, alam natin na siya ay nabulag and nagkaroon ng scales sa kanyang mga mata. And then, so, inakay siya, papasok sa city of Damascus. Tapos doon, mayroong isang Kristiyano ang pangalan Ananias. And then, kinausap siya ng Panginoon si Ananias. Sabi,
punta ka doon sa straight street sa bahay ni Judas, no? At mayroong doong panalangin mo, no? Si Saulo, no? Sabi na sa verse 11 niya, sabi ng Panginoon, magtindi ka. Marunong sa lansangang tinatawag na matuwid, the straight street. No? Nakalating kami dyan. Straight nga. At ipagtanong mo sa bahay ni Judas, ang isa na nagngangalang Saulo, lalaking taga Tarso, sapagkat narito siya'y nananalangin. No? So, at kilala ni Ananias si Saulo. Kilala si Saulo sa kalipunan ng mga mananampalataya ng panahong yun dahil siya nga ang kuwan eh. Siya ang manghuhuli. Siya ang talagang masipag na ginagalugad ang mga lugar para hulihin ang mga mananampalataya at ikulong. So, kilala siya at takot sa kanya ang mga mananampalataya. Kaya ayaw agad ni Ananias na pumunta, no? Sabi niya, ngunit sumagot si Ananias, Panginoon, nabalitaan ko sa marami ang tungkol sa taong ito, kung gaano karaming kasamaan ang ginawa niya sa iyong mga banal sa Jerusalem. Sagot ni Ananias sa Panginoon. Pero sabi ng Panginoon sa kanya, ito na yung verse 15, datapuat, sinabi sa kanya ng Panginoon, pumarong ka, sapagkat siya'y sisidlang hirang sa akin. Upang dalhin ang aking pangalan sa harapan ng mga himpil at ng mga hari at ng mga anak ni Israel. No? He is a chosen vessel unto me. Yan ang tawag ng Panginoon kay Saulo. Chosen vessel. Pinili niya para siya ang maghayag tungkol sa Panginoon kasi Kristo sa mga himpil. No? Chosen, sa Greek, nasa New Testament tayo, kaya Greek, yan ay eklogai, no? Eklogai, chosen, elected, no? Katulad din ng nasa sa Hebrew, no, na elected, si Pablo. Isipin mo yan, pag ang Diyos ang pumili, walang magagawa ang pinili, kundi lumapit sa Diyos. Alam natin ang buhay ni Pablo, talagang siya ang nalaban sa Panginoon, no? At talagang nilalabanan niya ang mga mananampalataya, kinukulong niya. So, kalaban siya ng Diyos, pero pinili siya sa panahon ay tinakda ng Panginoon, whether he likes it or not, apit siya sa Panginoon. So, ganyan. Kahit na dati kaaway, no, nagbiging at tagasunod ng Panginoon at tagapaglingkod, no, sa panahon na itinakda ng Panginoon din. Okay, so si Pablo, no, ay pinili din, selected din. Sino pa? Matthew 24:22. Si Alex. And except those days should be shortened, there should no flesh be saved, but for the elect's sake, those days shall be shortened. So alam natin, itong verse na ito ay yan na yung pagtuturo ng Panginoon tungkol sa end times, di ba? At ang tinutukoy ditong araw na paiikliin ay ang Great Tribulation, no? At yun daw ay paiikliin dahil sa mga hirang. Sino yung hirang? Ay di ang church, no? Lahat ng mga mananampalataya, tunay na mananampalataya kapilang sa Iglesia ng Panginoon sa Body of Christ, no? Na sabi ang tawag dito sa kanila yung mga hirang. Hirang means elected, no? Itong iglesia. So the church was elected by God, no? Sinabi din sa verse 31, diretso mo, Alec, ang verse 31. And he shall send his angels with a great sound of a trumpet, and they shall gather together his elect from the four winds,
from one end of the heaven to the other. So alam natin ito na yung rapture, no? Na ang mga ang tawag ay hirang, inirang, ay kukuliktahin na ng Panginoon, no? Sa himpapawid, no? Doon ang meeting place, sa air, in the clouds, no? Salubungin ng Panginoon doon. And ang tawag muli, ang ginamit ay mga hinira, no? The elect, yung, ang iglesia, na nananatili yung mga mananampalataya na nananatili pang buhay sa panahon ng pagdating ng Panginoon kasama ng mga mananampalataya na namatay na at binuhay na maguli, no, para kasama sa rapture. Isa pang talata, 1 Peter 1:1 and 2. Jenny. First Peter 1 and 2 po. Si Pedro na apostol ni Jesu Cristo sa mga hinirang na nangingibang bayan na nasa pangangalat sa Ponto, Galacia, Cappadocia, Asia at Bithynia. Ayon sa paunang kaalaman ng Diyos Ama sa pagpabanal ng Espiritu, upang magsitalima at mga wisikan ng dugo si Hesus Kristo, biyaya at kapayapaan nawa ang sa inyo'y sumagana. So ito ang tinutukoy ni Pedro dito ay yung mga mananampalataya na nasa punto, yung mga lugar, no, Galacia, Cappadocia, Asia at Bithynia. Ang tawag niya doon sa mga tao na yung mga inira. So, ito yung iglesia, mga mananampalataya, no? At lahat ng mga mananampalataya ay bahagi ng iglesia. So, ng church. So, don't think, when the Bible say church, do not think of a building. Okay? Because the church is not the building. Kasi pagka narinig ninyo yung word na church, agad ang napasok sa isip ng mga tao yung building na may cross sa itaas, no, in the steeple, no, hindi yon, no? Building yon. The church are the people, yung mga mananampalataya, mananampalataya sa Panginoon ng tunay, yan ang church. So church is group, no, o people, kalipunan ng mga mananampalataya who believed in the Lord Jesus Christ, no. So kapag ka ang mga mananampalatay nagsasama-sama kahit sa ilalim ng puno, you have church there. Okay? Pag yun naman building na may krus sa itaas, sa bubong, pag wala doon ang mga mananampalataya, wala doon ang church. You only have the building. Kaya lamang, naging church, nandun ang church kapag ang mga tao nandun. Kapag ang mga mananampalataya ay nandun, then the church is there. Okay? Pag umalis na, the church is no longer there. You only have a building. Okay? So don't think that the church is the building. Hindi yan ang church. Ang church na tinatawag sa, na sinasabi sa Biblia ay ang mga tao. So kung saan naroon ng mga tao, nag-gather, nandun ang church. Okay? So kahit pa yan sa tabi ng ilog, o sa tabi ng dagat, o sa tubigan, rice fields, no, nagsasama-sama, the church is there. Okay? Pag walang laman ang building, wala doon ang church. Okay? It's only a building. Okay? So, hindi dapat bigyan ng malaking importansya ang building. Okay? Because that's not the church. The church are the people. Oh, nakita natin dito mga mananampalataya. Okay? So, it's good to have a building to gather together in, no? Kung kayo mag-gather, pero hindi mahalaga ang building. No? Ang mahalaga yung nag-gather ng mga tao dahil yun ang church. So ang Panginoon ay consistent sa kanyang nature. Siya ang namimili. No? Binili niya ang bawat isa sa mga mananampalataya bago pa itinatagasan ni Putan. Binili niya ang bansang Israel.
pinili niya ang mga anghel, pinili niya ang Panginoong Hesukristo sa kanyang pagkakatawang tao, pinili niya ang mga alagad, pinili niya si Apostol Pablo, pinili niya ang iglesia. Okay? But he doesn't change. Anong pinakikita ninyo? Siya ang namimili. Okay? He chose us. Ang bawat isa sa atin, pinili niya. And it has nothing to do with us. What we did or did not do or what he expects that we should do. Hindi dahil doon. No? Hindi yun ang basihan ng pagpili ng Panginoon sa bawat isa sa atin bago pa itinatag ang kalibutan. Hindi yun nakabase sa ano kaya ang kalalabasan nito. Julius, what will Julius become when he is born on the earth, no? Na para pagang base sa kalalabasan ni Julius ang pagpili. No, hindi ganyan. But he chose us to his purpose and grace, no? Given to us in Christ before the world began, and because that's what he wants to do, no? He wants to choose us. He wants to choose you. He wants to choose me. Yun ay depende sa kanyang nais. So, God has chosen us. He set his grace on us before the world began. Now, yung kapanganakan mo dito sa mundo, kahit nasabi ng kasi, sabi ng ibang mga magulang, naku, yung bata, yan, accident. Accident daw. Ibig sabihin, hindi iplinano. Nagka-baby pa uli. So, tawag nila accident, no? But your birth in this world was not an accident, no? Even though your parents say you are an accident, no? Ito ang accomplishment. To ang consummation o fulfillment, no, ng divine plan ng Diyos, no. Ito ay isa sa mga line up na magaganap sa master plan ng Diyos na ginawa niya bago pa itinatag ang sanlibutan. So halimbawa, pinili niya si Jelaine, no, wala pang universe, there was nothing, no, there was only God and eternity, wala pang time, no? And sinilek na niya si Jelaine. So of course, kasama sa plano ng kanyang selection is the date, no? Ito wala pang time, ha? Is the date kung kailan ipanganganak si Jelaine sa sanlibutan na lilikhain pa niya. Okay? So we can say that God created all this whole universe for the elect, para lumitaw ang mga elect, ang mga pinili niya bago pa itinatag ang sanlibutan. Kailangan may mapapaglagyan sa kanila, kailangan may lugar na doon sila ipanganganak at lalaki. See how special you are to the Lord. Ginawa niya itong buong universe na ito just for the people that he loved and he elected before the beginning of it all, no? So, ito kakaunawain ng bawat sa atin, if you really will have a good grasp of this truth, hindi mo kailangan ng mga seminar, attend ng seminar to boost your self-esteem, no? Para ka magkaroon ng sense of value, you would have understood na napakahalaga mo. No, isipin mo yan, lahat-lahat, pati ang paglikha ng Panginoon, no, ay kasama sa plano ng pagpili sa iyo. You were master planned by God into his eternal plan, no? That should give us self-worth, no? So kahit tayo ay sa palagay ng iba, hindi wala kang title sa harapan na yung pangalan, hindi katulad ko, ako'y engineer so-and-so, ako'y doctor so-and-so, no? Ako'y professor so-and-so. Ano ka? Bus driver,
maglilinis ng kalsada. So what, no? Hindi diyan binabase ang self-worth at ang self-value, no? Saan ibinabase? Ba, ayoko pinili ng Diyos bago pa tinatag ang sanlibutan, yeah? I must be something. O ikaw, pinili ka ba? Ay, pag hindi ka pinili, talo ka, no? So, the equivalent, no, of our value to God. Alam niyo kung anong equivalent, ano ang halaga ng natin sa Diyos? Ang halaga na ang katumbas ng halaga natin sa Diyos, ano? The blood, the life of God's Son. Okay? Para tayo ay makuha ng Diyos, no? At ma-fulfill yung kanyang plano bago pa itinatag ang sanlibutan na makasama niya magpakailanman sa kanyang kaharian, ano ang halaga? Hindi ginto, hindi pila, no? Hindi yung mga kayamanan ng mundo. No, it was the life of his son. Ang buhay ng kanyang anak, ang value, ang cost, no, ng ating pagkapili sa atin ng ng halaga natin sa Panginoon. So napakahalaga natin sa Panginoon dahil hindi siya taksa, siya ang may-ari ng buong sansinukob, lahat dito sa buong sanlibutan. Pero ang alam niya na kahit ang buong mundo hindi kaya na pambayad, no, para tayo ay kanyang makuha at mailagay sa kanyang kaharian magpakailanman. Ang pwede lamang na makagawa nito ay ang kamatayan, no, yung sakripisyo na gagawin ng Diyos Anak. No? It cost God so much para tayo ay kanyang matubos, makuha. So that's how valuable each one of us is to God. No? It is His life in exchange for us. Yeah? First, 2 Timothy chapter 2, verse 10. Tingnan natin, ito ang pagmamalasakit ni Pablo. 2 Timothy 2:10. Si Aisha, pwede ko bumasa? Apo, tita. 2 Timothy chapter 2 po. Verse 10. Kaya aking sinitiis ang lahat ng mga bagay dahil sa mga hinirang, upang kamtan naman nila ang pagkaligtas na nasa kay Kristo Jesus na may kaluwalhatiang walang hanggan. Tingnan ninyo ang sabi ni Pablo dito. Sabi niya, therefore I endure all things for the elect's sake. Alam niyo kung gaano ang ipinaghirap, no, yung tinamong persecution, no, ni Paul. Maraming persecution siyang naranasan sa kanyang pangangaral ng ebanghelyo at pagdadala ng mabuting balita ng kaligtasan sa mga tao. Sabi niya tinitiis niya lahat 'yun, no? Kasi naintindihan niya ang plano ng Diyos. Alam niya ang plano ng Diyos. Alam niya na ang Diyos ay may mga pinili dito sa sanlibutan at kailangan ng mga piniling ito na marinig ang mabuting balita at nang sila ay kumilala sa Panginoon. Kaya sabi niya, tinitiis niya lahat ng mga bagay dahil sa mga hinirang upang kamtan nila ang pagkaligtas na nasa kay Kristo Jesus. Kaya siya ay malayo ang kaniyang mission journey, no? Nakaabot pa nga siya hanggang Spain, so yan, pati Greece, Rome,
Turkey, no, yan, iikot niya lahat yan, oh, sa panahon yun, hindi madaling gawin yan, no, dahil walang mabilis ng mga transportation, no, and hindi kasing ayos ang mga system, no, ng travel sa panahon yun. Tapos, nakakaranas pa siya na siya ay binabato, no, na siya ay kinuhuli, kinukulong. So, marami siyang tiniis, no, napakihirap. Pero sabi niya, okay lang. No? Dahil sa mga hinirang, kailangan makarinig ang mga hinirang. So, it's like he's saying, I'm trying to reach the elect, the ones who are already chosen, that they might take hold of the faith that has already been granted to them in God's sovereign decree. Alam niya na ito ibinigay na sa mga tao ito bago pa itinatag ang sanlibutan, no? Sa lahat ng mga pinili ng Diyos, nasa kanila na ang kaligtasan bago pa itinatag ang sanlibutan. Kailangan lamang ito ay malubos, no? Una muna nagsisimula sa pagkarinig ng mabuting balita, pagkatapos binibigay sa kanila ng Panginoon ang pananampalataya at sa kanya ding panahon, no, sila'y lumalapit sa Panginoong Hesukristo, dinadala sila ng Diyos Ama sa Panginoong Hesukristo at sila'y naliligtas, no? Pero kailangan may mag-share, magsasabi, no? Magwawarning, magdadala ng mabuting balita. Kaya ang tawag sa iglesia ay Body of Christ. Diba? Yan ang tawag sa iglesia, Body of Christ. So, ibig sabihin, ang iglesia, ang katawan ni Kristo, ang iglesia, ang manifestation dito sa lupa ng Panginoong Hesukristo dahil ang Panginoong Hesukristo ay naroon na sa langit. No? So, ang iglesia ang magdadala kay Kristo sa mga tao, no, na kailangang maligtas. No? So, bahagi ng ministry ng iglesia ay ang magpahayag ng mabuting balita. So, maganda habang nag-aaral ng Doctrine of Salvation, no, yung mga iba na nga ngayon nag-aaral ng Doctrine of Salvation, syempre na narinig ninyong mga katotohanan, pero maganda yan. Talagang you take it seriously, no? You take notes, no? Para mauulit mo yung mga notes na iyong mababalikan para ikaw ay matuto kung paano magpaliwanag, no? Sa ibang mga tao para sila ay makarinig. Basahin natin ang Acts 13:48. Si Nadster. Sa Acts chapter 13 verse 48, at nang marinig ito ng mga hintil ay nagagalak sila at nilawalhati ang salita ng Diyos at nagsisampalataya ang lahat ng mga itinalaga sa buhay na walang hanggan. So napakaliwanag dito, nangangaral, no, angaral ng Ebanghelyo, no? And then, sina Paul, sina Barnabas, aral sila. And then, sabi, at nang marinig ito ng mga Hintil, no, yung kanilang mga pangaral, nagagalak sila at niluwalhati ang salita ng Diyos. So, Hintil, it means, it could also mean the pagans, no, yung mga dati, yung mga nasamba sa mga Diyos-Diyosan, hindi nila kilala ang tunay na Diyos. Hindi nila sinasamba ang tunay na Diyos. At sabi nung marinig nila, nangagalak sila at niluwalhati ang salita ng Diyos. At nagsisampalataya. Sinong nagsisampalataya? Ang lahat ng mga itinalaga sa buhay na walang hanggan. So, sa English, many as were ordained to eternal life, no? So, ito yung mga itinalaga na. Mga kung sa ko'y hirang na yan, pili na yan. Yung mga yan ay pinili na bago pa ay tinatag-atalibotan. So, marinig nila, sila ay nangaligtas, no?
So, napakaliwanag dito na tayo ay pinili bago pa o ang mga mananampalataya, ang mga sumasampalataya, no, ay pinili na bago pa itinatag ang sanlibutan, no? Pinili na sila, no? And so yung panahon ng pagkilala sa Panginoong Jesucristo, naka-schedule din yan. 2 Thessalonians 2:13. Julian. 2 Thessalonians 2:13. But we are bound to give thanks always to God for you, brethren, beloved of the Lord, because God hath from the beginning chosen you to salvation through sanctification of the Spirit and belief of the truth. Mm-hmm. So, sabi, because God hath from the beginning chosen you to salvation. Kailan pinili for salvation? From the beginning. Okay? So, natutuwa si Pablo dito. Nagpapasalamat siya para sa mga mananampalataya sa Thessalonica. No? Sinabi niya, kayo pinili niya ng Diyos bago pa, sa pasimula pa para sa pagtas. Sabi niya sa Tagalog at nang marinig ito ng still in the other verse, 2 Thessalonians 2:13, sabi doon ay ngunit kami ay nararapat magpasalamat sa Diyos dahil sa inyo mga kapatid na minamahal ng Panginoon sa pagkakahirang sa inyo ng Diyos buhat ng pasimula sa ikaliligtas sa pagpapabanal ng Espiritu at pananampalataya sa katotohanan. So, very clear sa mga talatang ito na tayo, yung lahat na tunay na sumampalataya sa Panginoon ay pinili na sa simula pa bago pa itinatag itong sanlibutang ito. Tayo lumalapit sa Panginoong Jesucristo. It's our own decision, no? Tayo nagde-decide na tayo lalapit sa Panginoong Jesucristo. Pero this doctrine of election, no? Itong doktrina ng Diyos ang pumipili, no? Ito it lets God to be God, no? Itong dito ang Diyos ay talagang siya ang Diyos. Siya ang nakakapangyari, siya ang gumagawa. Eh, hindi ito ang tao, no, na sabihin mo, ay, kaya ako'y naligtas ay dahil ako'y lumapit kay Kristo, ako'y nanampalataya. Na para pag ang tao ang may gawa, no, na kung hindi siya lumapit, eh, hindi siya maliligtas. No? Itong doktrina na pinili na ng Diyos bago pa tinatag ang sanlibutan, it lets God to be God. That He is the sovereign God and it only through His will, no, kanya, yung kanyang kalooban ang nangyayari kahit doon sa ating kaligtasan. Yeah. Siya ang sovereign, no, sa buong history ng ating mundo, no. Kaya kahit na ang tingin sa atin ng ibang mga tao ay mababa, alam natin yan ay yan ang ang karaniwang pag-iisip ng mga brown skin, no? O brown, no? Doon sila puti. So, lagi ang palagay, uy, mas mababa ako kaysa kanila, no? Ay, kaya sa Pilipinas, ang mga Pilipino, second class citizen, no? Pagdating nga ng mga Amerikano at mga puti ang balat, ay, mas sila ang inaamistar, mas sila ang bida. Minsan yan ay nakakalungkot, no? At minsan ikaw ay napapalagay sa kalagayan na nakikita mo ang naipa ang turing, no? And then marami din sa atin ang mga hierarchy, no? Yung mga level ng mga parang pagbibigay ng importansya sa mga tao, no? Mayaman o educated, no? May mga titles sa harapan ng kanilang mga pangalan, doctor, engineer, ayan, no? Bida.
Eh, pag wala, edi parang ikaw ay ikantabi lang. So, pero ito, sa ating napag-aralan ngayon, no? Ay, sino pala ang pinaka-espesyal? Sa lahat ng mga tao dito sa mundong ito, sino ang pinaka-espesyal? Ay, ang mga mananampalataya. No, kahit ikay mahirap, kahit ikay walang pag-aari, wala kang education, wala kang mga titles, no? Wala kang PhD, doctorate, masteral, post-doctorate, post-post-doctorate, no? Kahit ikaw ay walang kayamanan, kahit wala kang bahay, walang pag-aari, no? Mundo, kahit na ikaw ay maitim, pango, yeah? Basta ikay mananampalataya, isa ka sa mga pinaka-special na tao sa mundo. The most valuable people in the world. Dahil ang Diyos na siyang malilikha ang pumili sa iyo, ikay isa sa kanyang mga pinili. No? Sa dinami-dami ng mga taong namitaw sa panliputan, isa ka sa kanyang pinili. At kailang kanya pinili, ha? Hindi nung ikaw ay nandito na at nakakita ng Diyos, ay, pogi, aring isang ari, pipiliin ko. Hindi. Sabi, bago pa nagkaroon ng sanliputan, pinili na, alam na niya ang pangalan natin, inilagay na ang pangalan mo sa aklat ng buhay. Okay? So, ang sunod na lamang na sa plantilya ng Panginoon ay yung paglabas mo sa mundo, paglaki mo, at ang panahon na ikay makakarinig ng salita ng Diyos at ikay kikilala sa kanya. Okay? You are important to God. We are important to God kung mananampalataya, kung tunay na mananampalataya. Alam natin, marami sa mga iglesia na sama, kasama nga lamang ng mga mananampalataya, no? Akala nila mananampalataya sila, hindi pala, no? Kasi hindi nila pinupurso na maalaman, no, ang katotohanan. Akala nila yung basta napunta sa building na may cross sa bubong tuwing Linggo, ayos na. Malaking pagkakamali. So hindi tayo dapat na we should not think little of ourselves, no? Huwag nating tingnan na mababa tayo. Kahit na halimbawa naglilingkod tayo to sa mga sa dito sa mundong ito yung matataas na tao, no? Sila ang mga may posisyon, sila ang may mga kapangyarihan, no? But let's continue to serve. We do it for God, no? Sa ating mga ginagawa, mga pagtatrabaho natin, no? Ayun ang mga nagtatrabaho tayo, may mga boss, no? Na sinusunod. We serve them ng may katapatan, no? Dahil ang ating pinaglilingkuran ay ang Panginoon. But we should not struggle with a sense of inadequacy, no? Alam ba ninyo na ibinuhos na niya ang lahat ng mga espiritual na pagpapala sa bawat mananampalataya at lahat ng mga pagpapalang ito sabi in the heavenlies, no? At marami sa mga pagpupalang ito ginagamit natin dito sa lupa, nadadala natin dito sa lupa sa ating pamumuhay, sa pamamagitan ng paglakad kasama ng banal na espiritu, ang marami ay naghihintay pa sa atin, no? Pag tayo ay talagang nandoon na sa kanyang kaharian. Isang naghihintay yung mansyon na ginagawa ng Panginoon sa Kristo para sa bawat isang anak niya, no? Ang tubig ng buhay na nandoon sa new earth at ang isang perfect life, no, kasama ng Diyos. So ang resources na available to each one of God's children are unlimited, no? Sabi nga doon sa 1 Corinthians chapter 6, all are yours. Yan ang sabi ni Pablo. All are yours. Sa mga mananampalataya lamang daw, no? Ito ay ibinigay ng Panginoon sa lahat ng mga anak niya, no?
And then we should use those resources in order to minister with the greatest amount of power, no? So we have unlimited resources and we should use these resources, no? Sa paglilingkod sa ating Panginoon, no? Sa pamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Gamitin natin sa pagpapatibay sa mga katawan ng mga ng Panginoong Jesucristo. Ito ay the body of believers, no? Para ikatitibay ng iglesia na tinubos ng Panginoong Jesus ng kanyang dugo. Now, I just want to clear kasi minsan naisip natin, oh, these are only spiritual, no? Spiritual things. Itong mga blessings, no? Na ibinuhos ng Diyos sa mga mananampalataya bago pa itinatag ang sanlibutan, which are in the heavenly. Pero hindi ba ninyo naiisip, lahat yung ginagawa natin sa ating buhay, no? Ay makikita mo ang kahalagahan ng mga spiritual na pagpapala ibinigay ng Panginoon. Okay? Number one, no, binigyan tayo ng Panginoon ng fruit of the Spirit. Yan ang bunga ng Espiritu sa mga sumampalataya. So lahat ng mga mananampalataya binigyan ng bunga ng Espiritu. Saan natin makikita yan, no? Sa Galatians chapter 5 verse 22 hanggang 23, no? O, babasahin ko. Datapwat ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, katuwaan, kapayapaan, pagpapahinungkod, kagandahang loob, kabutihan, pagtatapat, kaamuan, pagpipigil. Okay? So yan ay isa lang fruit yan, no? If you look in the English, it's not fruits, ha? It's not fruits of the Spirit. It is fruit, one, singular, okay? And that fruit, no, kung sa ang fruit ay maraming buto, no? But it's only one fruit, nandiyan yung sa isang fruit na iyan, no? Love, joy, peace, long suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, and temperance, no? So, hindi mo pwedeng sabihin, oh, ang nasa akin lamang ay joy, wala akong peace. Ay, isa nga lang fruit yan, eh. Magkakasama niya kung ibigay. Isang bunga. Okay? So, yan ay binibigay sa mananampalataya. Alam ba ninyo, napakaraming mga tao dito sa mundo, nasa kanila lahat ng yaman, nasa kanila lahat ng yung sila ay ina-idol ng mundo, sila ay pinapupurihan ng mundo, nasa kanila ang mga kapangyarihan, nasa kanila ang mga financial wealth, no? Pero wala silang joy. No? Ang buhay nila puno ng worries, puno ng kalungkutan. Okay? Kaya narating sila sa puntos ng kanilang buhay na nag-give up na sila. At sila ay nagpapakamatay. They want to end it all. Dahil nasa kanilang lahat, popularity, kayamanan, no? Pero hungkag pa rin ang buhay nila. Kasi wala silang joy. So, mahirap yan pag wala kang kagalakan, no? Mga mananampalataya, kahit lang inuulam tuyo lang, no? At kahit na mahirap ang buhay, no? Pero may galak, no? Laging kumakanta, no? Naawit ng papuri sa Panginoon, no? At masaya. Kahit mahirap, hindi naman pinababayaan ng Panginoon, mapwede ikaw ay nagbabalbal o nagbabalbal sa iyong sariling buhay, no? Pero hindi pinababayaan ng Panginoon at laging narating ang kanyang tulong, no?
alam ba ninyo na kumisan, kaya nadating ang pangangailangan dahil gusto ng Panginoon na turuan tayo na magtiwala sa Kanya. No? Kaya minsan nadating ang pangangailangan. It's a training session sa Diyos, no? On the job training. Hands-on, ang ibig sabihin. Matutong magtiwala, kaya may nadating ng mga pangangailangan. Pag nawala yung peace, aba, pag nawala ang peace, yan ang wala sa marami, di nakakatulong. And so days pass, no, hindi nakakatulong. Ay, isipin mo na ikaw ay ganyan ang buhay mo na hindi ka nakakatulong. They are bagabag ang buhay nila, no? So, dahil walang peace sa kanilang mga puso, no? So may anxiety. So marami sa kanila nainom ng mga gamot, no, ng mga napunta sila sa mga psychiatrist, nagbabayad sila, bigyan sila ng mga psychiatrist ng mga drugs. O nalalo namang sumisira sa kanilang brains, no, sa kanilang mind. So they become worse, no? Marami, nagpapakamatay na rin, natalon sa building. Nasira na ang kaisipan. Kung walang love, o hindi marunong magmahal sa ibang mga tao, hindi niya naranasan yung kagandahan ng ikay nagmamahal at ikaw ay nakakatanggap ng pagmamahal at yung pag-ibig ng Panginoon sinishare mo sa ibang mga tao. They are laging mag-isa, no? Hindi marunong magmahal, so walang mga tao na gusto lumapit sa kanila. They're very lonely at laging mag-isa. See, ang lahat ng ating pamumuhay dito sa mundo influenced nitong mga ganitong bagay, no? At kung wala itong mga ito ang mga binigay ng Panginoong biyaya sa mga mahal ng palataya, no? Na pinitihan din ng karunungan, ang biyaya ang binigay ng Panginoon, yung naalaman natin ang mga katotohanan. Napakaraming mga tao dito sa mundo lumalakad ng alaman ay kasinungalingan. Ang kanilang pinaniniwalaan ay mga kasinungalingan. Pero ang mga mananampalataya, binayayaan ng Panginoon na maintindihan ang katotohanan sa pamagitan ng banal na Espiritu. Itong mga matatalino, katulad nga yung aking sinabi kanina, yung mga physicists, yung mga new atheists, no, na panahon natin ngayon, na ang sabi ay yung mga chemicals naghalo-halo, no, and then dahil sa paghalo-halo ng mga chemicals na iyon, nagkaroon ng buhay. So, yung kanilang paniniwala yun. Bago, nung ngayon na marami ng pag-aaral at ipinakikita na mayroong intelligent design, may designer, hindi pwede na, at ang lahat ay may pasimula. So, ibig sabihin na yan, kung lahat ay tatiwala at mayroong pasimula, at sa pasimula pa ng lahat ay may design na agad, mayroong designer. Eh, alam niya, sabi nila, para tanggihan ang na mayroong designer, no, sabi nila, marami ikang universe, multiverse, na parang bagang somewhere in the eternity, there is a giant machine, no, na siya, naglalabas siya ng mga universe, no? And then, in random, para bagang maraming mga dials siya para makuha niya yung tamang-tamang timpla para siya makagawa ng isang itong universe natin, ito, a very fine tune. So, ang ginagawa niya, nag-spit out siya, naglalabas siya, maraming random na universe, tawag nila ay multiverses, no? And then, after billions and billions of years, yung malaking-malaking machine na yun, naglabas ng
itong universe natin. So, yun ang paniniwala nila. Mayroong ibang mga universes, hindi lamang itong ating universe. In billions and billions and billions of years, sa katatry na makuha yung tamang timpla, ayan, nandito tayo. Yung nakalila paniniwala. Ipin mo yan. Sasabihin, saan nakuha na itong mga ito, ay katatalino daw ng mga tao. Itong ganitong mga kaisipan. Sabi, inisip lamang nila. See? Hindi yung gawa ng Diablo na nakaka-influence siya sa kaisipan ng tao. So, itong kanilang mga pinaniniwala, mga kasinungaling. Okay? At hindi nila maintindihan ang katotohanan na nasa sabi ko. Okay? Sabi nga, itinago sa mga mangmang. Oh, sorry. Itinago sa mga marurunong. At inihayag sa mga mangmang. Tingin sa mga mananampalatay yung mga mangmang dahil hindi daw nakakaintindi ng science, no? At sila ang marurunong. Pero itinago ng Panginoon ang kanyang mga katotohanan sa mga sinasabi sila ay marunong, no? Inihayag sa mga mananampalatay. So, the believers are the wisest people in the world. Bakit? Ang mga mananampalatay ang nakakaalam ng katotohanan. Ang mga mananampalataya nakakaalam ng mga bagay tungkol sa Diyos. Mga bagay tungkol sa bago pa nagsimula itong sanlibutan ito, paano ito magwawakas, at ano ang mangyayari pagkatapos na magwakas na ang sanlibutan ito. Okay? Mapwera ang mananampalataya, hindi nagbabatang Biblia, hindi nag-aaral. Katulad noong mga sabi matalinong naging mangmang sa harapan ng Diyos. So, mahalaga ang pag-aaral ng Biblia. So, we can see yung mga kung paano ginagamit natin, no, kahit dito sa mundo, ang mga pagpapalang espiritual na ibinuhos ng Diyos, no, sa atin. Yung temperance, yan ay self-control. No? So, at ito, wala kang nakakita na kayo ng taong walang self-control, no? Yung mga hindi makapigil na kumain, no? Yung tabang tao, no? Hindi niya mapigil kumain. Mayroong tawag ay mayroon silang mga habit na hindi nila mapigil gawin. Mayroong hugas na hugas ng kamay. Mayroong term to sa kanila. So it's an illness, no? At higit sa lahat ay yung pagpipigil sa mga emosyon na nagdadala sa kasalanan. Okay? Yan ay dahilan kaya maraming mga tao na uuwi sa paggawa ng mga krimen. Dahil walang control sa kanilang emosyon, no? Kaya madali silang mahila ng Diablo na gumawa ng mga kasalanan. Wala rin control sa iti. Mga mananampalataya, binigyan ng temperance, meekness, at ng pagpapalataya, goodness, gentleness, long-suffering. No? Kaya kahit mayroong mga pinapersecute. Yung pa rin silang joy at sila'y nakakapanatiling matibay sa pananampalataya, which is hindi maintindihan ng mundo. Bakit itong mga tao ito, pinagpapapatay na sila. Tulad yung mga mananampalataya sa panahon ng Biblia and even after that, after then, no? Sila ay sinusunog sa stake, no? Kanilang pananampalataya, pero sila hanggang sa huling hininga ng kanilang buhay, nananatiling may katapatan. And that's a strength, no? That the people of this world cannot understand. Because that is God's blessing, no? Sa kanyang mga anak. Yung strength of faith, no? Pagkakawala sa Diyos. Sure, kasama din diyan yung mga skills na binibigay sa atin ng Panginoon.
na siya naman ating ginagamit para tayo ay makapag-anap buhay at magkaroon ng mga pagkakakitaan, no, para sa ating pangangailangan, no, ang ating mga kalusugan. Ay kapag ka ikaw ay nagkasakit, no, o, paano kung dumatay sa karamdaman at ikay ama ng tahanan, o ay paano na, wala na, tigil na ang kita. Pero patuloy tayong binibigyan ng Panginoon ng kalusugan. Pag tayo may sakit, tayo kanyang pinagagaling. Pagka tayo humingi ng trabaho, tayo kanyang binibigyan. So napakarami nating nakakamit, no, sa Panginoon ito. Pero pangunahin dito yung mga spiritual blessings. Karunungan, no, katalinuhan, kaalaman na makaintindi ng malalalim na bagay ng Diyos. Ang mananampalataya lamang ang pakto. Okay, dito tayo magwakas. We'll continue to Master Plan 2 next meeting. May tanong kayo? Kung wala na kayong tanong, wala kayong gustong idagdag, ang ating sunod na pag-aaral ay Master Plan 2, ang ating passage na pag-aaralan ay Ephesians 1:6-11. Do you have any question? Bago tayo magwakas sa panalangin. Kung wala na, tayo ay magwakas na sa panalangin. Pwede si Marvy, could you close in prayer? Okay po, tita. Let us pray. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, Lord, Father God, kami po ay muli ay nagpapasalamat sa iyo, nagpupuri, at salamat po sa gabing ito na kami po ay nakapag-aral ng inyo po mga salita. Salamat po sa knowledge and wisdom na pinagkaloob mo po sa bawat isa sa amin. At salamat din po kay Tita Liway na lagi niyo po ang ginagamit para po ma-share sa amin ang mga bagay na dapat po namin malaman at maintindihan na bilang mga anak niyo po na pinili niyo po ay kami po ay nagpapasalamat dahil ito po ay malaking biyaya para po sa amin. At dalangin din po namin na ito po ay aming po mga napag-aralan ngayong gabi ay i-share din po namin sa aming po mga mahal sa buhay, sa mga tao na nangangailangan din po ng inyong mga salita. At sa gabi pong ito ay pinagpapasalamat namin ang aming po mga buhay at kalakasan na lagi na pong pinagkakalog sa amin at sa pag-iingat niyo po sa bawat isa sa amin. Muli po, itinataas ko namin sa inyo ang pinakamataas na papuri at pasasalamat. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, amen. Sige, bye-bye na ako sa inyo. Salamat po, ate. Salamat mo, kapatid. Salamat po. Kita niyo. Bye.